Sa totoo lang po, sige kasi po kasi naman. Wala na po akong ano eh. Wala na kumingin sa asawa ko sa mga pamilya ko. Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Siyempre atin pong binabati ang ating mga kapapi at mga kabusiness. Pasensya po kayo. Ngayon lang tayo nakapag-reaction video sapagkat kauwi din lang natin galing po sa Bulacan. Well, kumusta po kayo mga kaibigan? Tayo po magbabalik makalipas lamang ang munting patalastas. So yung mga kabusiness, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Ito na nga po mga kaibigan, no? Nasa Bulacan pa man ako, ang dami na pong nag-PPM. Kuya, ano na po yung pananaw nyo dito sa panibagong video, revelasyon ni Kuya Reggie the Power Ranger. Akin pong pinanood ang video mga kaibigan at ito nga po, nasabi nga po niya na wala na siyang, nawalan siya ng komunikasyon sa kanyang asawa kung kaya't napilitan siyang magmahal ng iba. Panoorin pa natin ang iba niyang mga sinabi. Nahulog pong loob ko eh. Niligawan mo siya? Opo. Nahulog ang loob ko. Niligawan ko siya. Aray. Na-fall in love ka talaga? Opo. Na-fall in love ka talaga? Upo. Alam niyo po mga kaibigan, ito po yung sinasabi natin na kailangan maramdaman natin yung damdamin ni Kuya Reggie. Doon po sa una, sinabi niya na wala ng komunikasyon ng kanyang pamilya, kung kaya't napilitan siyang maghanap ng iba. Parang ang tingin ko doon, Kuya Reggie, wala po bang mga kamag-anak? Wala ka bang ginawang hakbang sa mga kaibigan mo para ma-reach out mo sila? Pero magpaganon pa man mga kaibigan, hindi na natin dapat pang sisihin si Kuya Reggie sa kanyang nakaraan. Dahil nandito na siya sa punto na kung saan nais na niyang harapin ang kanyang mga pagkakamali. Ang kagandahan lang dito, dahil tulad ng sinasabi natin, hindi talaga, kumbaga hindi sinasadya, na mapunta siya sa lugar nila kabusiness sapagkat yun ang nag-trigger sa kanya, sa kanyang kalooban para manumbalik na maitama niya ang kanyang pagkakamali. Hindi yung dahil lang sa kagipitan na ano. Kasi meron din sa relasyon eh, sinasabi na. So ngayon, ganito kasi yun, Reggie, may papayo ko sa iyo. Hindi mo po pwedeng dayain yung iyong sarili. Tama po yung sinabi ni Kabusiness. Hindi mo pwedeng dayain ang iyong sarili. Ito po mga kaibigan sa punto na ako ang tingin ko dito kay Kuya Reggie, although gusto mo niyang baguhin ang pagkakataon, pero nahihirapan din siya. Kasi una, wala namang kasalanan yung pangalawa niyang asawa eh. Hindi naman mangyayari yun kung hindi niya niligawan. In short, kumbaga, may pangako din siyang binitiwan doon. Kung kaya, nagsama sila ng matagal at nagkaanak pa. Ngayon po, sabi niya rito, dahil sa nakita niyang pagbabago at gusto niyang balikan ang kanyang pamilya, kasama na sa sakripisyo yung gagawin niyang pagtalikod sa kanyang pangalawang asawa. Magandang punto yan kasi tulad niya ng sinasabi natin, itatama niya ang mali. Kaya lang, kumbaga, dito sa puntong ito, may damdamin na namang nasasaktan na isang individual na wala namang kinalaman. Nagmahal din lang, di po. Nagmahal din lang eh. Yun nga lang, sa pagkakataong ito, alam niya ng pangalawang asawa ni Kuya Reggie ang kanyang kalagayan, ang kanyang estado. Dahil sabi nga ni Kuya Reggie, pinaliwanag naman ang lahat. Kaya lang mga kaibigan, kung titingnan natin, i-analisa natin, ako para sa akin, di naman talaga mangyayari yun kung hindi talaga may pangakong binatawan si Kuya Reggie. Pero ito na po tayo sa punto. Ang pagkakataong ito, ang dapat gawin ni Kuya Reggie? Huwag na natin sisihin si Kuya Reggie, Huwag na natin balikan. Iyon po yung mga sinabi ko lang para lang mag-flashback sa atin kung ano po yung mga nangyari, Pero dito na tayo, mas ituon natin ang ating pag-aanalisa sa puntong ito na gusto ninyang magbago. Ano po ang nararapat?
Sabi nga niya, gusto niyang isakripisyo ang kanyang pangalawang asawa. Well, kung ganyan po, ako ang mapapayo ko lang, harapin mo ang iyong pangalawang asawa. Ipaliwanag mo ang lahat. Sa punto na mauunawaan ka. Dahil una, katulad ng sinabi natin sa unang reaction video, wala na ang bola doon sa kanyang pangalawang, sa unang asawa niya eh. Ibinigay sa kanya. Ay ito na ngayon ang panahon na kung ano yung mga hakbangin na gagawin. Tama yung sinabi nila Mr. Kabusiness na bago sila pumasok sa intervention, dapat may maliwanag na kasulatan na naglilinaw, nag-aayos sa dalawang panig, sa una at pangalawang asawa ni Kuya Reggie. Ngayon sa puntong ito, siguro pwedeng magharap sila. Kahit hindi man kinikilala ang legal ang kanilang pag-aasawa dito sa Pilipinas, pero may involve kasi na isang batang kailangan din suportahan. So dito, kailangan magharap sila. Pwedeng sa barangay captain, maisaayos gumawa ng mga kasulatan. Kailangan niyang ipangako na susuportahan niya ang kanyang anak sa pangalawang asawa. Una, wala naman yan kinalaman eh. Maaring masabi natin, biktima lamang ng maling pagmamahal. Ngayon, dito naman sa sitwasyong ito, maaring sabihin ko, kung desidido talaga si Ate Elvie na bumalik sa kanya si Kuya Reggie, sa kabila ng lahat ng ganitong klaseng kasalimuot na sitwasyon, maaaring nakita na niya yung revelasyon ngayon ni Kuya Reggie, kung desidido talaga siya, so kailangan din niyang suportahan ang desisyon ni Kuya Reggie. In a way na dapat doon sa pinaplanong solusyon na ibibigay sa pangalawang asawa, ito hindi na usapin sa pangalawa, para sa anak niya, may anak kasi siya doon. Dapat suportahan siya ni Ate Elvie. Napakakomplikado po ng buhay na ito. Alam niyo po mga kaibigan, napakalalim ng aral na mapupulot natin sa kwento ni Kuya Reggie. Kaya nga sinasabi ko na hindi ito nagkataon na dinala dito kay Kabusiness, kundi maaring itinadhana talaga ito ng Diyos na maipahayag itong kwento ni Kuya Reggie upang sa ganun tayo ay may mapulot na mahalagang bagay. Marami sa atin, marami ang mga nanonood sa Kabusiness na mga OFW. May mga pagkakataon na parehas ang sitwasyon sakay sa ganitong klaseng kakomplikadong buhay ni Kuya Reggie, maaaring makapulot tayo ng pagkakataon kung ano ang nararapat natin gawin. Tandaan, kung mayroon tayong pamilya, lalo na kinasal tayo, ay wala tayong karapatan na iwanan sila. Kung sa ganyang punto na sabi ni Kuya Reggie na hindi niya mahagilap, bakit hindi siya nag-reach out, di po ba, para makikita niya? Ngayon, dahil sa sabihin nating pangungulila, dala ng sitwasyon niya na nasa ibang bansa sila, nanligaw siya. So dito naman, sa parte ng pangalawang asawa ni Kuya Reggie, maaaring sabihin ko pa rin, pwede rin si Kuya Reggie dito ang may mabigat din na pagkakamali. Bakit? Sinamantala niya yung kahinaan ng pangalawang asawa doon sa pangungulila din eh. Kung kaya dahil sa panliligaw niya ay nagkagusto. Pero tulad nga ng sinasabi natin, wala tayong dapat sisihin sa bagay na ito. Ang pinakamahalagang punto rito, si Kuya Reggie ay nagpupumilit na itama ang mali. Mabigat man sa kanyang kalooban dahil sabi nga ni Kabusiness, kalaban niya rito ang kanyang konsensya, ang kanyang sarili. Tama. Madaling sabihin na isasakripisyo ko ang lahat, pero papano? Kaya bang panindigan? Dahil kapag tumalikod tayo sa isang pagkakamali, hindi na natin dapat yan. Balikan pa. Nasa Bible po yun. Kapag tumalikod tayo sa isang kasalanan, huwag mo nang balikan pa. Ito ngayon ang pinakakomplikadong pagkakataon ni Kuya Reggie. Ano man sabihin, maaaring may sabihin sa kanya yung kanyang pangalawang asawa sa revelasyon na ito. Tanggapin niya ng buong puso dahil siya ang gumawa at nagpatiuna sa pagkakamali. Kung ano man yan, magalit o whatever, tanggapin niya. At mahinahon, mapagpakumbabang sabihin niya ang kanyang intensyon ng pagtatama. At tandaan mo, Kuya Reggie, kapag dumating sa punto na maisa sa ayos na yan, kailangan maipakita mo ang iyong pagtatama sa pamamagitan ng pagsusumikap sa iyong sarili na maitawid mo ngayon ang iyong buhay. Dahil nasa crossroads of life ka, sangang daan ang dinadaanan mo, paano mo siya maitatawid? Magsumikap ka. Mayroon kang anak na susustintuhan
sa pangalawa mong asawa at may pamilya kang binabalikan na nangungulila ng iyong pag-aaral. Dahil dito, kung maisa sa ayos ito at sakaling babalik si QRG sa pagiging OFW, mainam ito kasi mapapanatag ang kanyang kalooban doon. Pero take note, tulad ng sinasabi natin, malayo na siya umuli sa kanyang pamilya, huwag na niyang balikan ang bangungot ng nakaraan. Huwag na niyang balikan ang pagkakataon na sa ngayon, sising-sisi siya. Ramdam natin ang kanyang pagsisisi. Kung maibabalik lang siguro ang pagkakataon na yan sa sitwasyon ngayon, maaaring pwedeng sabihin niyang, hindi ko sana dinanas ang masalimot na kwentong ito ng aking buhay. Pero magpaganon pa man, tulad ng sinasabi ko, huwag natin sisihin si Kuya Reje. Dahil hindi lang siya ang tumaranas ng ganong sitwasyon. Maaaring ipinakita lang ito sa atin, ang kwento ni Kuya Reje, at ginamit din lang si Kabusiness upang magsilbing aral ito sa lahat ng mga taong nakakarelate. Hindi man natin sabihin, pero baka may parihas tayong sitwasyon na pinagdadaanan. Kahit papano, may mapupulo tayong aral. Aral na pwede nating gawin, hindi pa huling itama ang isang pagkakamali. Aabangan natin kung ano ang magiging takbo nitong buhay ni Kuya Reje. Kasi ang pinaka-the best thing na kailangan na dito, tulad ng sinasabi ko, is paghaharap ni Kuya Reje at ng kanyang pangalawang asawa para magkaroon ng pag-uusap at ng maisaayos ang lahat. Dahil nag-aantay lang naman doon ang kanyang unang asawa na si Ate Elbe. Pero hanging question mga kapatid, matapos ang revelasyong ito na sinabi ni Kuya Reje, ano din ang reaksyon ni Ate Elbe? Mananatili ba siya sa kanyang posisyon na aantayin lang niya yung pagbabalik ni Kuya Reje? Yun yung mga question, hanging question. Hindi natin pwedeng tapusin ang reaksyon nito eh. Hindi natin pwedeng bigyan ng isang konklusyon ang itong pangyayaring ito mga kapatid dahil mahaba ito. Ang pinakamagandang punto lang dito mga kapatid na may isang kabusiness na magiging daan para i-guide. Kumbaga, samahan si Kuya Reje, maitama ang mali. Kanya nga lang, sabi ni Kabusiness, tama po yung kanyang disposisyon. Bago pumasok siya sa intervention, magkaroon ng kasulatan. Maliwanag na kasulatan upang sa ganun ay hindi din siya sisihin. Ang ganyang papel ngayon ay facilitator lang. Ilabas lang ang saloobin at kwento. Mapalad tayo na pumapayag silang ma-vlog. Hindi dahil sa views, kundi para sa aral ng lahat. Dahil maraming mga OFW ang nakakapanood nito. Baka lang kapatid, may tinatago din tayong kwento na katulad sa pangyayari kay Kuya Reje. Abangan natin ang kasunod na kabanata. Kung ano, sa pagkakataong ito, inuulit ko, maaaring ang ating pong question dito ay ipag-usap sila sa harap ng batas, barangay o sa ano paman na magkakaroon ng kasulatan upang maging maliwanag. So mag-usap sila sa harap ng barangay, sa harap ng kung sino man, abogado o ano pa man. Nakakaawa ang sitwasyon ni Kuya Reje sa pagkakataong ito. Gusto man niyang itama ang mali, pero mayroon pa siyang mabigat na pagdadaanan. At ngayon, kailangan niyang harapin ang kanyang pangalawang asawa upang iklaro ang ganitong sitwasyon. Hindi niya pwedeng sabihin na okay siya, pumapayag siya, kundi dapat may kasulatan. Nang sa ganun, kung may intervention si Kabusiness na gagawin, ay hindi masisisi si Kabusiness sa ganitong pagkakataon. Kayo po mga kaibigan, ano po ang komento ninyo sa sitwasyon ito? Ako po muli si Taong Gala. And let's do connect. Kabusiness official, Kabusiness family, Papa Dens, and of course thinking body. Ito po ang isang nakakaantig na kwento. Nakaabang-abang. Malaki po ang aral na mapupulot natin dito. Sa inyo pong muli mga kaibigan, magandang buhay.